So, what's up mga kaibigan at welcome back sa ating Mumunting Channel. So, meron tayong dito ngayon na set ng fluorescent. So, itong fluorescent na to isa client ko to. So, yung mga problema nito is ito matagal maluma na kasi tumiinit na siguro to. Ayan o. Ayan, so na pudpud na yung mga holder niya. Naputol na yung mga wire. So, i-rewiring natin to. Muli i-rewiring natin to tapos ituturo ko sa inyo kung paano mag-wiring ng ganitong dalawang ilaw, dalawang starter at dalawang ballast. So yan, ginagamit to sa office. So gusto ko sanang palitan to ng LED. Bali yung LED is set na yon, diretso na yon sa line 1 at neutral. Bali dalawa, kaso ayaw pa nilang palitan. And so kung ma-repair natin to, so okay, para hindi na sila makabili. So yan, so dinala ko na lang sa bahay kasi masyado silang busy doon. Tinanggal ko na lang yung supply doon. Ayan. So titingnan natin dito. Ayan, so pag nakuha kayo nitong ganito, halimbawa nandun na sa kisame, is bunutin nyo lang to dito. Ayan, tumiro dapat dalawang clip dito, so iganon nyo lang. Ayan, ayan, kung magpapalit kayo ng bulb. Ayan, so meron tayo dito. Ayan, itong pagtanggal nya. Ayan, so meron, na, meron kayo ditong bulb, so iganon nyo lang dito. So hindi na inyo kailangan tanggalin tong kabilang clip dito kung magpapalit lang kayo ng ilaw sa ganitong klase na fluorescent. Ano, naka-clip lang yan dito sa gilid. Tanggalin lang natin, oh. Yan. So natanggal na siya. So ngayon, ito yung problema niya. Yan, so nangaputol na yung wirings niya dito. Ayan, oh. Sana dito sa ballast, isa. At dito rin. So, katagalan kasi nito, katulad nito, kailangan na itong palitan kasi may luma na at siguradong hindi na ito magandang klase ng holder. Ayan. So, ngayon, yung ginawa ko nung isang araw is ito na lang gagamitin natin. Kaso, pag nilagay ko dito, is na dito yung bulb niya, hindi na siya mag ganitong forma. So, gagawin natin is siguro lagyan natin ng ganito. Cable tie. So, yan. So, meron din tayo ditong starter holder. Dalawang starter yung ilagay natin dyan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-wiring ng dual na ballast, dual na starter, at dalawang ilaw din. So, meron namang iba na pwede lang isang ballast at dalawang ilaw, pero sa ganitong klase is 40 watts na ballast to. So, conforme din sa ballast siya at yun din ang fluorescent na ilalagay mo. Bali, kung 40 watts yung ballast nyo, is 40 watts din yung ilaw nyo. Ayan, so siguro naman is luma na itong mga fluorescent. Hindi na ginagamit to. Hindi na masyadong ginagamit to ngayon. Pero still, meron pa rin mga... Kasi yung contractor ng building na yon sa office nila is... Ito yung nirecommend. Malakas ang konsumo nitong ganitong mga fluorescent kontra sa mga LED na fluorescent lamp. Ayan, so... Ayan, so ayusin natin to. Ayan, so gawa tayo dito ng schematic diagram ng dalawang ballast, dalawang ilaw at dalawang starter. Ayan, so una tayo dito sa ballast. Ayan. Ilaw. Starter. Ballast. Ilaw. Starter. So, ganyan lang yung
schematic diagram niya. Ballast. Ballast. Lamp. Lamp. Ayan, so dito sa ballast is line 1. So meron dito ng dalawang terminal, dalawang sa ilaw. Dito dalawang terminal sa dulo nga. Ayan. Yung ballast dito, palabas is papunta dito sa ilaw. Yung palabas man ng isang terminal dito is papunta ng starter. Dito sa starter dito papunta ng isang terminal dito. At yung isa is neutral. Ayan. So ganun pa rin sa isa. Ayan. Line neutral. So, ganyan lang. Ang pag-connect nito is i-couple na, na rin yung neutral dito. Yan, neutral. Yan, so neutral na yan. Ngayon, dito papuntang line. Yan, so line 1 neutral. Ayan. So yun yung diagram ng schematic diagram ng fluorescent nito. So ayan, so ating ilalagay muna natin, i-set up muna natin to. At ito to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin dito. Remedyo, kasi re-remedyohan lang natin to, kasi wala na rin mga, may mga holder to sa wire dito. So wala na to, mga putol na. Ayan. So set up ko muna to at mamaya i-wiring to natin. So ayan. Ayan, so dito na, na set up ko na dito. So ginanito ko lang yung paglagay. Ilagay ko lang cable tie dito kabilaan. So pag kinanon ko kasi is ibang klase kasi to dito sa dulo. Ayan. Meron siyang ibang klase na design to. Ayan. So binalagbag ko na lang paglagay para magkasya tong ilaw. So may space pa naman dito sa ilalim. So okay yan. Ngayon gumamit ako dito ng number 40 na THHN, kasi maliit lang yung ginagamit dito na wire. Ayan. So ngayon dito sa ballast, o dito sa line 1 is papunta sa ballast ng number 1. Ayan. So dito muna tayo, focus tayo dito. So nilagay ko na yan. Ayan, teka lang. Ayan, so base sa diagram, yung linya is papuntang ballast. So ito yung linya natin, line. So lagay natin ito sa ballast, kahit saan dyan ha, kahit saan dyan. Ayan. So nalagay ko na yan. So ito namang kabilang ballast is papunta sa ilaw. Ayan. So itong ilaw na to is gagamitin ko. Ayan. So itong kabilang ballast, ayan. So papunta dito sa ilaw holder. Ayan. Ngayon katapos naman ng ilaw ito. Ayan, so ito yan, ito papuntang starter. So ito yung starter natin. Yung starter dito. Punta dito sa ilaw. So itong ilaw na to.
dito is papunta ng line neutral. So ito yung papunta neutral. So ayan. So ito yung neutral nya sa kabila. And so tapos na nating malagay yung neutral dito. Ayan, so dito tayo sa line 1. So ito yung line 1 natin. Ayan. Tapos siya dito sa may isa. So ayan. Itong balas na to is papunta dito sa linya ng ilaw. Terminal ng ilaw. Ayan, so ang labas naman niya is papuntang ito is papuntang starter to ng dito. Starter to. Ayan. Itong starter na to is papunta dun sa kabilang terminal ng ilaw ng resin. Ayan. Ayan. So ito, dulo na ito is punta neutral. So yan, complete circuit na siya. Ngayon lalagyan natin ng electrical tape. Ayan guys, mirror na siya. Yung dalawa saksak lang dito. Ayan, so yan yung supply. Ayan. So ayan, so nalagyan ko na lang electrical tape. So kailangan hindi naka dapat yung wire dito sa may ilaw. So ilagyan ko na ng clip dito. At saka ito yun. Kasi wala na yung mga talagay na ganito. Ayan, so ito. So yung ilaw. Yun din niya. Ayan, so kailangan talaga hindi yan makatama dito sa may balas kasi mag-iinit to at dito sa may ilaw. So yan, so ayusin ko lang, so ayusin ko pa to hanggang dito na lang. At salamat sa panonood. Thank you.